Isang relasyon ng real-life couple na sila Kiefer Ravenna at Eliza Valdez na hinahangaan sa mundo ng showbiz at sports. Pero makalipas ang 6 years na relasyon nila, ay kinumpirma nila kamakailan na hiwalay na sila. Narito ang kwento ng kanilang love story at ang tunay na dahilan bakit naghiwalay sila. The Philippine Showbiz List presents paano nagsimula at nagwakas ang love story ni Kiefer Ravenna at Eliza Valdez. Just Friends. Noong 2015 na unang umugong ang balitang may namamagitan kina Eliza Valdez at Kiefer Ravenna dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Sa panayam kay Kiefer noong August 11, 2015, itinanggi niya ang kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanilang dalawa ni Eliza. Anya, ini-enjoy raw muna nila kung anong meron sa kanila at mas nakafocus sila sa kanilang mga priorities. Nilinaw rin niya na sa loob ng ilang taon nilang magkakakilala ni Eliza, hindi umano na-develop ang feelings niya rito. Sinabi niyang parang kapatid lang daw ang turing niya sa dalaga na nasa tabi niya ng mga oras na yon. Mukhang sinang-ayuna naman ito ni Eliza at tinawanan ang tanong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Pinaliwanag pa ni Kiefer na pareho sila ni Eliza ng goal na magtagumpay sa karerang kanilang tinatahak sa sports. Bilang matalik na magkaibigan, ibinunyag ni Kiefer na naging malapit sila ni Eliza simula ng collegiate years sa Ateneo. Kwento pa ni Kiefer, nung una niya nakilala si Eliza ay quiet type ito. Dagdag pa niya na makulit raw talaga si Eliza, hindi lang nito napapakita dahil sa tahimik itong tao. Tinuturing rin niyang blessing si Eliza sa kanilang mga kaibigan dahil siya yung tipo ng taong makakausap mo talaga kapag may problema. Para naman kay Eliza, isinalarawan niya si Kiefer bilang disiplinado at hardworking, lalo na kung may gusto itong ma-achieve na goal. Finally, yes, matapos ilang buwang espekulasyon tungkol sa tunay na relasyon ng dalawa, ay sa wakas, tinuldukan na nila ito. Sa programang TWBA noong June 8, 2016, kinumpirma ni Eliza at Kiefer na magkarelasyon na sila. Ang eksaktong araw na naging opisyal sila ay noong May 4, 2016 sa kanilang trip sa Boracay, kung saan binahagi pa ni Kiefer sa kanyang Instagram ang larawan nila ni Eliza na may caption na finally yes. Kasabay nito nagpost rin si Eliza ng couple photo nila hawak ang bouquet ng bulaklak. Inamin rin nila na nagpunta sila sa Pont d'Arts Bridge sa nakaraang trip nila sa Paris na ayon kay Boy Abunda, they had their love lock there. Sa fast talk segment ng programa ay ibinunyag ni Kiefer na nahulog ang loob niya kay Eliza noong 2015 at isa sa mga magandang katangian na hinahangaan niya rito ay ang pagiging maalaga ni Eliza. Para naman kay Eliza, thoughtful si Kiefer. Tinanong naman ni Kiefer si Eliza kung nagdadalawang isip pa ito sa pagsagot sa kanya. Sinagot naman ito ni Eliza ng hindi. Diretsahan namang sinagot ni Kiefer ng wala naman ang tanong ni Eliza kung dumating ba sa puntong munti ka na siyang sumuko sa paniligaw sa kanya. Dagdag pa ni Eliza ang awiting One Call Away ang nagpapaalala sa kanya sa binata. Hindi naman nakaligtas si Kiefer sa tanong sa kanya ni Eliza kung ano o sino ang pipiliin nito, kung siya ba o ang basketball. Sinagot ito ni Kiefer na kaya niya pagsabayin ang mga ito kaya pareho ang pipiliin niya. Proud girlfriend. Tuluyang naging bukas si Eliza sa pagbabahagi ng larawan kasama ang boyfriend na si Kiefer mula nang kumpirmahin ang kanilang relasyon. Sa mismong graduation day ni Kiefer noong June 26, 2016, dito ay makikitang masayang magyayakap ang dalawa. Base sa Instagram post ni Eliza, tila hindi pa rin siya makapaniwala na mula sa pagiging magkaibigan ay naging magkasintahan sila. Kasabay nito ay buong pagmamalaking inihayag ni Eliza na nakapagtapos ng kolehiyo si Kiefer sa kabila ng detractors nito. Kiefer and Eliza versus Basher. Hindi pinalampas ni Kiefer ang paninira ng isang netizen sa relasyon nila ni Eliza. Dito ay matapos akusahan ng netizen na plastic, pretender at user si Kiefer. Dagdag pa nito na deserve ni Eliza ang someone better na hindi tulad ni Kiefer. Agad na sinagot ni Kiefer ang mga paratang na kanyang Basher. Patunay na going strong ang relasyon na magkasintahan ay ang pagsagot ni Eliza sa palitan ng mensahe sa pagitan ni Kiefer at ng natulang Basher. Kiefer's alleged photo scandal. Sa ganda ng takbo ng pagsasama ni Kiefer at Eliza ay dumating naman ang kontrobersyang susubok sa kanilang relasyon. Noong March 2017, pinagpiyastahan at pinag-usapan sa social media ang diumanoy sexting na ginawa ni Kiefer sa isang babae sa Viber. Mabilis na kumalat ang dalawang screenshot na diumanoy Viber conversation at photo collage nito. Kabilang sa photo collage ang close-up shots ng mukha at ang diumanoy maselang bahagi ng katawan ng basketbolista. Makikita sa itaas ng screenshots ang pangalang Kiefer Ravenna.
Sa palitan ng mensahe, makikita naman ang profile pic ng Viber account ni Kiefer kung saan kasama niya sa larawan ang girlfriend na si Eliza. Base rin sa mga kumalat na screenshots ng palitan ng mensahe ni Kiefer at ng babae, tila nagpapalitan sila ng larawan ng kanilang private parts. Sa isa pang screenshot, mukhang may anak na ang babae dahil sa paglalarawan ni Kiefer sa larawang ipinadala niya dito. Wala rin daw niloloko ang basketballista. Tinanong pa ni Kiefer ang kachat kung ano raw ba ang kailangan nito. Sagot ng kausap itong babae, "Stop messaging me." Kiefer apologized to Eliza. Matapos ang pananahimik ni Kiefer tungkol sa issue, ay naglabas siya ng pahayag tungkol dito noong April 4, 2017. Ayon sa basketballista, pinagsisihan niya ang nangyari at isang pagkakamali ang pag-entertain niya sa ibang babae sa online chat. At nahihiya siya sa mga taong naapektuhan sa issue. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang pamilya at mga tagahanga, lalong-lalo na sa nobya na nadamay sa kontrobersya. Kiefer suspended by FIBA. Mahigit isang taon na suspended si Kiefer ng FIBA matapos siyang magpositibo sa tatlong substances na kabilang sa prohibited list of the World Anti-Doping Agency noong February 2018. Sumailalim si Kiefer noon sa standard drug test bilang bahagi ng Gilas Pilipinas basketball team na lalahok sa FIBA World Cup qualifiers. Kasabay ng desisyon ng FIBA ay hindi rin pinayagan si Kiefer na makapaglaro sa PBA. Kiefer found a keeper. Sa lahat ng nangyari sa kanila at sa kanya, para kay Kiefer, ang maging matapat o faithful ang isa sa katangi-tanging bagay ang kaya niyang ibigay at ibalik kay Eliza na patunay ng pagmamahal niya rito. Itinuturing ni Kiefer na maswerte ang sarili dahil sa hindi pag-iwan sa kanya ni Eliza sa kabila ng mga kinasangkutan niyang kontrobersya, kabilang ang photo scandal at ang pagsuspindi sa kanya ng FIBA. Inamin ni Kiefer na naka-apekto sa kanilang relasyon ang photo scandal. Andun pa rin yung marka at nasilang tiwala, pero malaki raw ang naging sakripisyo ni Eliza. Dahil pwede naman siyang iwanan nito ng mga panahong yon, pero hindi niya ito ginawa, bagkus ay nagpakatatag at nanatili ito sa kanyang tabi. Kahit na halos lahat ay nasasabing iwanan siya nito dahil hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na binibigay nito. Sa harap naman ng suspension na ipinato ng FIBA, ikinuwento ni Kiefer na ipinagtanggol pa siya ni Eliza. Kilala umano siya ng nobya at hindi intensyon na gawin ang mga bagay na yon. Lagi raw siyang sinasabihan ni Eliza ng mga encouraging words at dinedepensahan siya. Sa mga nangyari, natagpuan umano ni Kiefer ay isang taong nais niyang makasama habang buhay. Inamin na rin niya na may mga pagkakataong na pag-uusapan nila ni Eliza ang kasal, ngunit hindi sila nagmamadali sapagkat alam nilang pareho kung ano ang mga priorities nila. Relationship grown stronger. Noong June 28, 2019, nakapanayam si Eliza pagkatapos ng press ko ng pelikulang My Letters to Happy kung saan isa siya sa supporting cast. Dito inamin niya na marami ng pinagdaan ng pagsubok ang relasyon nila ni Kiefer. Sa tatlong taon nilang relasyon, malaking bagay na nakatulong daw sa kanila ang tiwala at suporta nila sa isa't isa. Pagbabahagi ni Eliza na nakatulong ang pagkakaroon nila ng magandang pundasyon kung saan naging magkaibigan muna sila kung kaya mas nagiging matatag ang kanilang relasyon. Isa rin sa na-appreciate niya kay Kiefer ay sinusuportahan siya sa anong karerang nais niyang tahakin o anuman ang gusto niyang gawin. Ito raw ang isa sa kailangan sa relasyon, ang sabay kayong mag-grow, pero kasabay nito ang pag-explore sa mga bagay-bagay. Nagkakasundo rin daw sila pagdating sa disiplina nila bilang athletes. 5th anniversary. Sa pagdiriwang na kanilang 5th anniversary bilang magkasintahan noong May 4, 2021 ay nagbahagi si Eliza ng playful message para sa nobyo kung saan sinabi niyang nag-e-enjoy siya sa 5 taong nakalipas sa pang-aasar niya rito. Natatawang biro pa ni Eliza na hindi raw siya makapaghintay na asarin ang nobyo sa susunod pang mga taon nilang pagsasamahan. Kasunod nito, nag-iwan siya ng mensahe bilang pasasalamat sa mga efforts nito at sa mga maliliit na bagay na ginagawa nito upang maging amazing ang kanilang relasyon. Nagbahagi rin si Kiefer ng mensahe kung saan kinumpara niya ang kanilang relasyon sa halos magkaparehong itsura ng kanilang dalawang alagang aso. On getting married. Dahil na rin sa tagal ng kanilang relasyon, hindi mapigilang muling maitanong kay Kiefer kung may plano ba silang lumagay sa tahimik ni Eliza sa panayam sa kanya ng spin.ph noong May 2021. Dito ay sinabi niyang napag-uusapan nila ang bagay na ito, pero paunti-unti pa silang bumabalik sa kanilang mga karera. Siya sa basketball at sa volleyball naman si Eliza. Dagdag pa niya na pareho sila ni Eliza na pinaghahandaan ang kanilang future at gusto nila na kapag kinasal sila ay maayos na ang lahat. Alam umano nila kung kailan ang tamang panahon para rito. Binanggit rin niya na may pinapatayo siyang bahay kung kaya umaasa siya na makapaglaro upang magkaroon ng chance na makapag-ipon. The breakup. Pumutok naman ang usapang hiwalay na ang power couple na agad na nag-trending sa Twitter, ang Keyfly. Noong May 23, 2022, matapos mapansin na kanilang mga tagahanga na pareho silang nagpalit ng profile photo sa kanilang Instagram kung saan hindi nila kasama ang isa't isa.
Kaugnay sa kamakalat na usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon, ay kinumpirma naman ng management ni Eliza na VMG Asia ang breakup ng dalawang sikat na sports personalities sa kanilang Instagram noong May 26, 2022. Nilinaw naman nilang walang involved na third party sa hiwalayan na Eliza at Kiefer. Kaya nakiusap sila sa publiko na huwag gumawa ng maling kwento at nagpakalat ng maling impormasyon. Hiniling rin nila na respetuhin ang desisyon ni Eliza na gawing pribado ang usaping ito. Nagpasalamat din ang VMG sa patuloy na suporta ng fans ni Eliza sa loob ng maraming taon. Ibinahagi rin ni Eliza ang statement na ito sa kanyang Instagram stories at Facebook account. Sabi niya sa caption, "Please avoid making up stories and spreading false rumors. Thank you for all the love." Wala namang nilabas na pahayag ang kampo ni Kiefer tungkol dito. Sa paghihiwalay ng dalawa, hindi may pagkakailan na marami sa kanilang tagahanga ang naapektuhan sa pinagtapusan ng kanilang relasyon. Matatandaan itong May 4 lamang na magdiwang ng kanilang ika-6 na anibersaryo ang dalawa, kung kaya marami ang nanghinayang at hindi makapaniwala sa nangyari. May ibang netizens ang nagpahayag ng pagkabigo at kalungkutan dahil kasalan ang hinihingi nila sa dalawa, pero bakit break up daw ang binigay sa kanila? May ilan naman na umaasang magkabalikan pa sina Kiefer at Eliza. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ay mapapansin naman na nanatili pa rin sila nakafollow sa Instagram ng isa't isa. Kamakailan lang, ang dalawa ang naging kinatawa ng bansa sa ginanap na 2022 Southeast Asian Games sa volleyball at basketball. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!